Kumusta ka? Ako si Teacher Richard. Ang inyong gabay sa inyong aralin ngayong araw. Tungkol sa inyong paboritong aralin na physical education. Nakatitiyak akong marami kayong alam na laro na may kaugnayan sa pagpalo, pagsipa at pagsalo na laro o striking o fielding game. Ngunit alam ba ninyo kung anong kakayahan ang nalilinang sa paglalaro ng mga larong ito? Tara na! Subukan nating pag-usapan at alamin kung anong kakayahan ang nalilinang sa paglalaro ng striking o fielding game. Kaya anong pang hinihintay ninyo? Kunin nyo na ang inyong lapis at papel. Tawagin na rin si nanay o si tatay, si kuya o si ate. At nang magsimula sa ating aralin. Ang pagpalo at pagsipa o pagsalo na laro o striking o fielding game ay laro na tinitira ng paa o bat, yung pamalo. So ito ay ginagawa sa isang malawak at patag na lugar. Narito ang ilan sa mga laro na kabilang sa pagpalo at pagsipa o pagsalo na laro. Yung palosibo, shatong, tumbang priso o tatsing, volleyball at kickball. Pero ang ilan sa mga mas kilalang laro na kabilang dito ay yung softball at saka baseball. Narito naman ang mga kasanayan na napapaunlad sa mga ganitong laro. Una, ang pagsipa, pagtakbo, pagsalo, paghagis, pagpasa, at pagpapagulong. Ilan lamang ang mga ito sa napapaunlad sa pamamagitan ng paglalaro ng pagpalo at pagsipa o pagsalo na laro o yung striking fielding game. Maliban sa nabanggit noong una, ang puwersa, liksi, bilis at pagtatag ng puso at baga ay napapaunlad din ng larong striking o fielding game. Bago natin ipagpatuloy ang ating aralin, atin munang sagutin ang gawain na ito. Narito ang panuto. Basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Handa na ba kayo? Number 1. Isang halimbawa ng striking o fielding game ang A. Jogging, B. Car racing, C. Chinese garter, D. Tumbang preso. Ano ang inyong sagot? Ito ba? Very good. Number 2. Ang isa sa kakayahang napapaunlad sa larong striking o fielding game ay A. Pag-akyat,
B. Paglangoy. C. Pagsigaw. And D. Pagtakbo. Ano ang inyong sagot? Okay, kung letter D ang inyong sagot, tama. Number 3. Ilan sa mga sumusunod ay mga kasanayang napapaunlad ng striking o fielding game maliban sa isa? Ano ito? A. Paggulong. B. Paglangoy. C. Pagpasa. D. Pagtakbo. Sagot? It's letter B. Ay, number 4. Ang blank ay larong kabilang sa striking o fielding game. Ano ito? A. Chess. B. Car racing. C. Tombang priso. And D. Kadang-kadang. Sagot, letter C. Okay, last number. Ang kwirsa, liksi, blank, at pagtatag ng puso at baga ay mga napapaunlad ng larong striking o fielding game. A. Bilis. B. Batuhang bola. C. Tagu-taguan. D. Tombang priso. Sagot? Letter A. Narito ang mga bagay na kailangang malaman sa paglalaro ng tumbang priso. Ano ba ang tumbang priso? So ang tumbang priso ay isang larong Pinoy kung saan ang isang taya ay may binabantayang lata na nasa loob ng isang dilog. Ito ang priso na tinatawag. Ang ibang manlalaro naman ay mga tagahagis ng tsinilas na ang layunin ay mapatumba at maalis ang priso o yung lata sa loob ng bilog. Ang layunin ng taya ay makataga o makataya ng isang tagahagis habang ang mga ito ay kumukuha ng mga tsinilas sa palaruan. Ang natagang na tayang tagahagis ang magiging susunod na taya. So ating panuorin ang maikling video na ito kung papaano nilalaro ang tumbang preso. So handa na ba kayong manood? Okay, ipapakita namin sa inyo kung papaano ang paglalaro ng tinatawag natin na tumbang preso. Narito ang ilan sa mga kagamitan na ginagamit sa paglalaro ng tumbang priso. Una, yung kailangan natin yung tsinilas. Ginagamit upang tamaan ang lata at siyempre hindi mawawala ang lata. Siyang pangunahing kagamitan natin, ito yung tinatawag natin na priso. Kaya tinawag na tumbang priso at saka siyempre ang laruan o yung malawak na espasyo para sa
laruan. Hey, pupunta tayo ngayon sa mga pangunahing pamamaraan kung papaano nilalaro ang tumbang priso. Unang-una, yung tinatawag nating manuhan. Magmamano yung mga manlalaro para malaman natin kung sino ang magiging daya. At ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbato ng chinilas mula doon sa linya dito sa manuhan. Ito. At kung sino ang may pinakamalayong chinilas na naibato, siya ang magiging daya. Okay, subukan natin itong gawin. Ito ay yung mga manlalaro. Gagawin nila yung pagmamano para malaman natin kung sino ang magiging daya. Okay. Tingnan natin base doon sa layo ng chinilas, doon sa linya, kung alin ang may pinaka malayo sa linya, siya ang magiging taya, siya ang magbabantay ng lata. So, ito ngayon ang may ito ang pinakamalayo doon mula sa linya doon, kaya siya ngayon ang magiging taya. Okay, so ito ngayon ang magsisilbing taya. Ano ang gagawin ngayon ng taya? Siya ang magbabantay ng lata at titiyakin na kapag tinumba ng mga manlalaro yung lata, ibabalik dito sa bilog na ito at titiyaking laging nakatayo ito nang sa ganoon ay magkaroon siya ng pagkakataon para habulin ang anumang kalaro sa upang maging susunod na taya. Okay, so isa-isa na ngayong pupukulin ng mga manlalaro ang lata na binabantayan ng taya. Okay, sa ganitong sitwasyon, walang nakatama doon sa lata, kaya susubukan naman ngayon ng mga manlalaro na magkaroon ng tsansa na pulutin ang chinilas, tatakbo doon sa manuhan para makasave. Pero kapag naabot siya ng taya, siya na ngayon ang magiging taya. Okay. Ulit sila ng pagkakataon para batuhin yung lata. Magwardyahan yung lata at thank you.
yan, so walang nahabol, kaya siya pa rin ang magiging taya. Okay, so nahabol yung isa, kaya siya ngayon ang papalit na taya. Okay, so napansin niyo, pag natama yung lata, ibabalik niya doon sa bilog bago siya. Yan, wala. So kung inyo napapansin kapag natatamaan yung lata, yun yung pagkakataon na kukunin ng mga manlalaro yung chinilas at babalik doon sa kanilang linya. So, meron na tayong bagong taya. Okay, so yun lamang ang simpleng paraan kung paano ang paglalaro ng tumbang preso. Mula sa inyong napanood, alam ba natin kung paano laruin ang tumbang preso? So tara na at maglaro. Pero bago yan, basahin muna natin ang mga rubrics sa pagpupuntos ng inyong gawain. Excellent kung napakahusay ng pagsasagawa ng galaw. Good. Mahusay na naisagawa ang galaw. At poor. Hindi wasto ang galaw. Tara na, laro na. Huli. Ang larong tumbang preso ay isang laro na kasali sa striking o fielding na may kasanayang pagsipa, pagtakbo, pagsalo, paghagis, pagpasa,
pagpapagulong. Anong mga bahagi ng inyong katawan ang higit na nagagamit sa paglalaro ng tumbang priso? Ano ang pakiramdam mo habang naglalaro at pagkatapos maglaro? Bumilis ba ang pintig o tibok ng iyong puso? Kung madalas mo ba itong lalaruin, mapapaunlad ba nito ang iyong cardiovascular endurance? Sa larong tumbang priso, ang paghabol ng taya sa mga tagahagis, ng tsinilas at pag-iwas ng mga tagahagis sa taya ay mga kasanayang nangangailangan ng cardiovascular endurance. Dahil maraming pagkakataon sa larong ito na ikaw ay tumatakbo, makabubuti ang larong ito para sa paglilinang ng inyong cardiovascular endurance. Maraming salamat mga bata sa inyong panunod at pakikinig sa video na ito. Sana ay may napulot kayong aral sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako po si Teacher Melchor. Maraming salamat at hanggang sa muling pagkikita sa susunod na aralin. Yaman.